This video is sponsored by SCDKey.com. SCDKey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. SCDKey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set, but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or GCash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you, scdkey.com, for sponsoring this video. Guys, what's up? Action here. Welcome back to another unboxing video, and today's vlog, guys, mag-unbox tayo ng worth. Nasa 90,000 pesos po ata to. So, ayan. Featuring the Asus AMD Radeon RX 6600 XT. So, tama kasi marami nagtatanong sa akin na architecture student. Christian, ano bang mabibuild mo sa akin below 100,000? Tama. So, this is worth 90,000 pesos na build. Okay. So, huge shoutout din kay Asus na nagpadala nito. Guys, this is a non-RGB na build. Wala kayong makikita ang RGB dito. Yung case supports RGB, pero baka static, ano lang, isang color lang yung gagamitin natin. Huge shoutout din kay Be Quiet na nagpadala ng case, cooler, and yung power supply. Yung cooler kasi walang RGB. I think it's Asus, wala rin RGB to. Ayan, so, mas maganda to kasi less cable and less wiring ng RGB. So, hindi ko mahirapan mag-build dito. Okay, check natin yung case mamaya. Bababa ko lang muna. Unbox ko muna yung motherboard. Yung Pro Art Series nila, guys, is naka-design po ito sa mga creator. Okay, like, yun nga, mga filmmaker, video editor, mga ganun. Yun, mga architecture, mga ganun. Okay, yeah, it's a B550 chipset. Tama. It's yung gagamitin natin. It's a Ryzen 3700X. Yeah, it's a B550 chipset. Supports a Ryzen 5000 series na desktop processor. So yan, may Crossfire support and yung PCIe 4.0. Ready na po siya yung mga PCIe lane. Okay, unbox ko na, guys. Nga pala, hindi ko nalagay yung ano. Wala na kasing box yung gagamitin ko na M.2 slot. So this is a 1TB na Seagate FireCuda 510. Yun lang gagamitin ko. Siguro mag-add na lang kayo ng storage for scratch disk pag nag-edit kayo ng video. Wait lang, labas muna natin. So lang yung makita, mabilisan. So yung laging ginagawa ko, unboxing, then build agad. Ooh. Alright guys, so this is the motherboard. Ang ganda po niya. Ayan, nakita nyo. Parang wala akong makikita ng RGB dito. AM4 socket, we have 4 slots on RAM module dito. Ito po yung VRM head sync. So all black lahat yung color. So meron na siyang touch of color, parang gold or bronze ata. Yan yung mga linya-linya dito. Power up your imagination. Yan. Parang yun yung slogan nila ng Pro Art series. And you have your chipset here. Tapos meron ditong M.2 PCIe 4.0 support. Price ito nasa ano lang ata, around 12,000 pesos. So ito nga yung sinasabi ko niya, this is designed for creators. Ano bang makukuha niyo dito pag binili niyo to? Well, of course, yung connectivity, kasi importante sa atin 'yun, 'di ba? Like me, ako nag-edit ako ng video, nagre-record ako ng 4K. So, transferring files is yun po yung parang gusto ko mabilis matapos agad. Okay. So, nakikita niyo na dito, guys, ang dami po niya 'yan. Dalawa po yung dual Type-C connector, yun po yung kailangan ko kasi lot of my external hard drive, yung mga SSD ko is naka Type-C na po ako. Okay? So, sobrang bilis po yung transfer speed niyan. And we have, meron dito na 2.5G, dalawang Ethernet port po yan. And for the DP-in, yan, display port, and yung HDMI. Then, tapos, 1, 2, 3, 4, dalawang USB 2.0, tatlong USB 3.0 na USB Type-A. Okay. Ayun, guys, may nakita ko. It's a Thunderbolt nga. Support nga ng Thunderbolt. For ito. Walang RGB. Ay, hindi, meron. Meron pa lang. Meron pa lang addressable. Ayun, meron pa lang addressable. Pero, ewan ko lang kung meron siyang illumination, RGB illumination. Doon ko lang sa build, malalaman kung meron nga to. 3-pin and 4-pin. So, dalawa sa baba. So, isang 4-pin and 3-pin. That's addressable. And, yun.
tag-isa po sila. Tag-isa sa baba, 4-pin, 3-pin, and 4-pin, 3-pin dito sa taas. So yan, yun po yung motherboard natin. It's a ProArt, a B550 ProArt ni ASUS. Okay. Okay, bago yung GPU. So let's go muna ng processor. Nakalimutan ko. Gagamitin ko is yung Ryzen 7 3700X. Meron po siyang 8 core and 12 threads. 16 threads pala. Okay, not 12. Okay. Base clock is 3.6 GHz and 4.4 GHz max boost. Pinili ko to, yun nga, marami kasi nagtatanong sa akin lately, no, architecture student na nagpapabuild sa akin below 100,000 pesos. Pinili ko to, magkasing price po sila ng Ryzen 5000 5600X. This is 16,000, ayata 16,900, mga ganyan. Tapos yung 5600X is around nasa 16,000 lang. Okay, mas makakindin. Bumaba yung ano, Ryzen 7. Ay, yung Ryzen 5. Bumaba yung Ryzen 5. Kasi dati 20,000 plus yun. Ayun nga, nakafocus tayo more on productivity, rendering, video editing. Ayan. So, for creators talaga. So, ito yung piliin nyo. Multi-core kasi siya and marami pong threads. Instead, yung Ryzen 5 5600X. Okay. So, guys, for the benchmark, makikita nyo yun sa next video kasi doon ita-timelapse build ko lang yun. Comes with the ano, Ray Prism na cooler. Ito. Tapos, kaso hindi ko na mapapakita sa inyo kasi nakakabit doon. So, ito lang yung box nyo. This is Ryzen 7 3700X. Okay. So, kung more on gaming kayo, get the 5600X. Okay, mas maganda kasi yung gaming performance ni 5600X versus na 3700X. Ito kasi ka-focus tayo on the productivity side, more on rendering, editing. Okay, so yun, kaya ito yung pinili ko dito sa build na to. Now, for the GPU, yun nga, may nagtatanong sa akin, Christian, gusto ko yung PC for rendering. At the same time, gusto ko rin maglaro kasi I have this 165Hz na 1080p. Ano bang magandang GPU para doon? Okay. So, this is the RX 6600 XT by ASUS. This is the dual. So, naka-design to on 1080p. I think pwede nyo ma-max out. I-check ko pa doon sa benchmark. Makikita nyo lang, maglalagay ako mga gaming benchmark doon. Brand new. Wait, hindi ko pa na ano yung features ito. Meron po siyang, yan, nakita nyo, it's 1080p gaming nga. Naka-design po siya. It has an 8GB na video memory. It's GDDR6 PCIe 4.0 supports, which is yung motherboard natin does support PCIe 4.0. Wala natin kung ano yung kulay. It's a dual fan design ni ASUS. I think this is actual fans. Dual slot design. We have isang HDMI and tatlong DP ba? Tama. Yes, tatlong display port. Oh, ito yung backplate. Yung taba ng ano niya, heatsink niya. So, makikita niyo rin yung thermal performance nito dun sa benchmark. So, sa power requirement is meron po siyang 6 plus 2 pin yan. So, yeah. So, that's the video card, guys. This is the Radeon RX 6600 XT ni ASUS. This is dual. Okay. Price nito, nasa ano lang nata ito? Nasa around 31,000? 30,000? So, that's the video card. Okay, next is yung storage. Ito lang yung gagamitin ko, 1TB. Now, Christian, gusto ko ng scratch disk. That's up to you kung magdadagdag kayo nun. Pero additional na lang yun. Siguro, aabot na kayo dito ng mga 95,000 or up to 100. Depende po sa storage or kung ano po yung kailangan nyo. Okay, so ito lang yung gagamitin ko for storage and boot drive and for gaming na rin. Lalagyan ko siya ng mga games dito. Yan, 1TB para mabilis din mag-load. Pag maglalagay kayo ng scratch disk, that's up to you. Pwede kayo mag-additional 250GB SSD or hard drive for large capacity. Nasa sa inyo na po yun. Okay, ito yung gagamitin ko, Seagate na 1TB, NVMe, FireCuda 510. Okay, for the RAM naman, this is the T-Force, a DartZay Alpha, 16GB times 2. It's a 32GB capacity. Pag kung ginawang 32GB, at least guys, pag more on productivity tayo, tapos yung application natin is malakas po kumain ng RAM usage. At least kuha po kayo no, ng 32GB. Okay. Gawin yung 16GB times 2. Okay. So, parang later, kung additional, mag-additional na lang kayo pag mag-upgrade kayo. Kaya, mas mabilis din kasi ang 16 times 2 compared dun sa 4. Okay. Mas mabilis yung latency. Labas ko lang, pakita ko lang sa inyo.
ginagamit ko sa budget build ko kasi 'di ba non-RGB tayo, so hindi na ako nag-pick up ng RGB RAM. Now, problema ko dito, yung cooler. Kasi Dark Rack Pro 4 to, eh medyo mataas yung seat. Ewan ko lang kung tatama, eh hindi to low profile eh. So, yan. Baka palitan ko na lang yung cooler or mag-anap na lang ako ng low profile dito. Okay. So, yeah. This is a Dark Say. This is 36 MHz. Okay. So, cooler tayo. So, yeah. Cooler is a Dark Rack 4. Tama. Dark Rack Pro. So, this is Be Quiet, Dark Rock Pro 4. Kung awal laki. Actually, naka-build na ako rin ng NHD 15 ni Noctua. Kaso hindi ko pa napapakita sa inyo. Kasi yung iba kasi rush build, yun, hindi ko na maipakita sa inyo. Naka-build na ako ng Noctua, kaya kasi wala pa akong video. Okay, meron na siyang kasamang screwdriver. Napaka-generous na yan, ni Be Quiet. Price nito siguro hindi sila nagkakalayo ni ni Noctua NHD 15 na sa around 4,000 something. So walang RGB. So dual fan and dual tower yung design nito. Okay, so it competes dun sa NHD 15 ni Noctua. Okay, yung price na sabi ko na it's around nasa 4,000 mga ganun. 140mm. Yep. Performance na fan, silent wings. Yung tawag ni Be Quiet dito. It's Be Quiet, yung brand nila. Okay, yun yung cooler. Nasabi ko na yung price. And let's check yung power supply na sinend din sa akin ni Be Quiet. So, let's check. So, ang power supply na to, this is the Pure Power 11FM. This is 750W. Here's manual. Tsaka lang yung mismong unit na. Well, naka-wrap siya ng bubble. Ayan. Yeah, so this is the Be Quiet Pure Power 11FM. So this is 750W. I think this is gold ba? Yes, 80 plus gold certification. Meron po siyang 140mm na fan and on-off switch. And yun. So fully modular lahat po ng connection. Yung cable, we'll check. Siyempre ano tayo? Oh, flat cables po lahat guys. Flat cable, lahat. All black. Yung ano niya kasi syempre stealthy tayo, 'di ba, more on black. So alisin ko muna 'to guys, yung kalat. We'll focus on the Pure Base 500DX ni Be Quiet. Just yung case. This is tempered glass, 4mm yung thickness and hindi ata siya smoke. Ang galing ko lang yung meron po siyang apat na screws on the side. Oh, yung mga ganito kasi. Medyo naingat na ako kasi nakabasag na ako nung nakabasag ako nung isa kong client build. Bumili ako ng another para lang mapalitan ko yung tempered glass. Kasi guys, sa mga ganito, wala kayong mabibiling nakabahan ako mga ganito. Nasa to? Around nasa 5,500 ata. Yung niya, yung build quality niya is pretty solid. Tapos, yung quality is parang malapit sa Lee & Lee Cooler Master. Fantex yung mga ganun. So, magandang quality. Ramdam mo yung makapal yung metal na ginamit dito. So, meron po siyang dalawang 140mm na kasama. So, hindi na ako magdadagdag ng fan. So, stock lang yung gagamitin natin dito. Ayan, nakita nyo. Ayan, stock fan lang. Kakalasin ko to sa likod. Alright. Wow, ang ganda. Ano ito? Tama, 140. Meron tayong dust filter sa taas with Be Quiet branding. Yan. It's a magnetic. Yan. So, support sa taas. Meron din sa taas, guys. Meron din top na fan. So, bali tatlo pag binili nyo. So, this is Pure Wing. Pure Wing ba? Pure Wings 2. Fan. Check ko lang kung it's a 3-pin, not PWM. So, itong Pure Base 500DX is naka-design po siya for airflow. So, meron po siyang mesh front panel here. So, may makikita ko yung dalawang line na yan. That's LED illumination. So, this supports yung RGB. So, I think this is addressable 3-pin. Yung PSU shroud niya is meron pong vent holes dito. Yung mga triangular vent holes. And yun, for the cable management. Meron siya mga cable tie points.
and mga Velcro straps ng may kasama. Tamang-tama lang, you can manage yung cable ano dito, pero malalaman ko yan sa build video na kung paano ko start discard yan yung cable management dito. Pwede nyo maglagay, I think, ng 2.5-inch na SSD somewhere here. Merong dalawang slot, ayun, nakikita ko. And mga cable tie points dito, Velcro straps, 4 for the main connector. Tapos, hardware base, so kasama yung accessories na nakalagay na dito. Okay, so yun lang. That's quick overview lang ng Pure Base 500DX ni Be Quiet. Yun. Cost nito is, na yun, sabi ko nina, 5,500. So guys, for the next video, ita-timelapse si build ko na dito. Huge shoutout sa mga nagpadala nito. Kay Be Quiet, kay Asus, maraming salamat dun sa 6600 XT pala. Yan, sa Ryzen build ulit. Makikita nyo yung performance dun sa next video na. Okay, also shoutout kay T-Force for sending this RAM. It's a 32GB. And yun guys, there you have it. Thank you guys for tuning in. Ito lang po yung unboxing ko ng worth 90,000 pesos. Naka-focus po to on productivity, ayan, rendering, video editing, and gaming. Yeah, featuring the AMD Radeon RX 6600 XT ni Asus. Yan, si Dual. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako po si Action. So like the video, subscribe. I'll see you on my next video.